Amen. Amen. Book saan po natin ating mga Bibles? Jeremiah 9:23-24. Then we will compare this to Malachi chapter 3 verses 16 to 18. This is what, from the Christian Standard Bible, this is what the Lord says. The wise person should not boast of his wisdom. The strong should not boast in his strength. The wealthy should not boast in his wealth. But the one who boasts should boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, showing faithful love, justice, and righteousness on the earth. For I delight in these things. This is the Lord's declaration. Amen. Compare po natin ito sa Malachi 3, 16 and 17. At that time, those who feared the Lord spoke to one another. The Lord took notice and listened. So a book of remembrance was written before him for those who feared the Lord and had high regards for his name. They will be mine, says the Lord of armies, my own possession on the day I'm preparing. I will have compassion on them as a man has compassion on his son who serves him. Hallelujah. Purihin ang Diyos na banal. Makaupo na po ang bawat isa po sa atin. Dalawa lang pong tao ang makikita natin sa mundong ito, ang naglilingkod sa Diyos at ang hindi naglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ay pasubok-subok lamang na maglingkod sa Diyos, maging totoo ka na. Sapagkat nakakapagod yung hindi totoo. Amen. So makang ito, I titled this message, Four Indispensable Pillars in Serving God. Apat po na kinakailangan o kailangan-kailangan na haligi para maglingkod sa Diyos ng totoo. Alam mo po, sa Malakay, ang mga tao naglilingkod po sila, and yet God said, ang iyong gobernador ba, kapag binigyan mo ng pilay na hayop, matutuwa ba sa iyo? Yun pong sinabi po ni Propetang Malakay. Kaya po, it's not just sitting down and hearing the word. Dapat po tayo po ay pag-i-examine ng ating buhay. Dahil po, serving is not, ang sabi po niya sa verse 6, a son honors his father and a servant his master. But if I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is your fear of me? And says the Lord host to you priests who despise my name, yet you ask, how have we despised your name? By presenting defiled food on my altar, you ask how we defile your, when you say the Lord's table is contemptible, when you present a blind animal for sacrifice, it is not wrong. And when you present a lame or sick animal, it is not wrong. And now ask for God's favor. Yun po ang sumbong ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Alam niyo po, serving through service to the real God, hindi po nakakapagod. Amen. Kaya po, si Jeremias po, a prophet, binalaan niya po ang mga hari, ang mga priest, and the people of Judah of their coming doom. Ganun ang Diyos eh. Hindi pa natin nakita, tapos na sa kanyang kalendaryo. That is how God saw our life mula doon hanggang doon.
Minsan sa kalagitnaan hindi natin maunawaan, and yet it is in the hands of God. Naramdaman na Jeremiah na siya ang galit ng Diyos. And last Sunday, pinag-usapan natin, it is, God is angry at the wicked every day. Ano pong aklat po yon? Psalms 7:11. Kamukha ng 7:11 po natin. Pero ang 7:11 ng Diyos, mabagsik. God is angry at the wicked every day. Kaya po, ang mga tao, ang taga-Huda at ang taga-Jerusalem ay nagkanya-kanyang landas, doing their own way. Kaya po, sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. And because of this, si Jeremiah po, mayroon dalawang mensahe sa Huda. Ang una ay, binalaan po sila, ang mga Huda, na sila po'y matalo ng mga Babylonia, at ang holy city, Jerusalem, would be destroyed. Pangalawang mensahe na sinabi ng propeta, dahil ang Diyos ay tuloy-tuloy na umibig sa tao, nagkaroon po siya ng bagong agreement with the people after their punishment was over. That is in Jeremiah 31 and 34. Ang napaganda po, ang sabi niya, I will no longer be angry with them. I will put my laws in their hearts. Gawa ng Diyos po yun. Hanggat hindi ilagay ng Diyos ang kanyang utos sa puso po natin, mahirap sumunod. Mahirap po, sapagkat gagawin mo at kunin mo at piliin mo ang gusto mo. At madalas ang lahat ng gusto po natin ay nagpapahamak sa atin. Hindi nagpapag-ayos sa atin. Ang sabi nga ng Greek philosopher, if you want man to be contented, subtract from his desire, then contentment will come. Amen. Bawasan ang iyong pagnanasa at ikaw makontento and enjoy life. Kaya po, kaya nung nakita ni Jeremiah yung invasion by the Babylonian armies, yung deportation of his people, yung pinapatay ang kanyang mga kababayan, at ang destruction of the temple of Jerusalem. Kaya dahil sa mga trouble na ito, si Jeremiah ay tinawag na ang maiyaking propeta, is weeping. At ang sabi niya po, nawa ang aking unan ay isang tubig na kapag may iniluha ko ay lalabas na lamang sa aking mga mata. Kaya, dalawang bagay ang kanyang tinuturo po dito, to be bold in proclaiming the word of God under any condition. And number two, to bear our hearts before God without any reservation. And number three is to put our hopes for the future of the promises of God without any reservation. Hallelujah. Kaya po sa magang ito, ano po ang mga apat na indispensable pillars sa ating paglilingkod in serving God? Ang una po, knowledge of truth. Okay po? Knowledge of truth. Jeremiah 9:24b. Sandali lang po, gusto ko lang ihanda po ang aking Bible po dito sapagkat mayroon tayong silipin every time ano po na compare ko po ang nais ko sabihin. Oh, ito na po. Know me. Yung keyword po dito ay know me. Know me. But the one should boast in this, that he understands and knows me. Verse 24b. Ano po? Kaya po, ang pagka-alam ng katotohanan, this is the beginning of all aspect of life. Kaya kailangan po natin malaman natin ang totoo kaysa fake. Alam niyo po, ang mga bagay na totoo, bagamat sila po ay hindi nakikita, sila po ay totoo. Kagaya ng langit, sino ba nakita ng langit? Sa panaginip, nakita mo siguro ang langit. Pero hindi pa yan ang totoong langit na sinabi ng Diyos.
Ang sabi ng Diyos, ang tenga hindi nakarinig at ang mata hindi nakita doon sa langit na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig lamang sa Kanya. That's the exception there. Sa mga umiibig lamang sa Kanya. Kaya po, ang mga bagay na totoo ay they are greater in reality sapagkat ano po sabi ni Paul? What is unseen is eternal but what is seen is temporal. Kaya po, the only true reality is to understand and know God. Period. Yun po ang buhay. Wala na pong ibang buhay. Kaya po, mind you, brothers and sisters, kapag gising po natin, kapag tayo binigyan pa ng pagkataon na magising ng magandang umaga at bukas ng umaga, ang una mong hanapin ay hindi hanap buhay, hanap Diyos. Amen. Yun pong umiibig at nagmamahal sa Diyos. Yes, importante ang hanap buhay, pero kapag hindi ka bigyan ng Diyos ng hanap buhay, sayang ang buhay mo. Ikaw ay magkaroon ng malungkot na buhay. Nakakadudang buhay. Kumbaga sa awit mayroong sintunadong tono, pero kapag sintunadong buhay mo, mind you are the most miserable man on earth. So yung sintunadong buhay, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Napakasintunadong buhay po yun. Kaya po, ang sabi po, true success is measured by our knowledge of Him. Yun po ang sukatan ng Diyos. Ang sabi ni St. Augustine, to fall in love with God is the highest of all romances. To seek Him, the highest adventure. To find Him, the greatest human achievement. Hallelujah! Ano po yon? Ang mapa-in love sa Diyos, ang pinakamataas na uri ng pagmamahalan. Ang matagpuan siya, ang pinakamataas na uri pa ng pagsapalaran. At ang makita po siya, ahanapin siya, at ang makita siya, ang pinakamataas na maabot na tagumpay ng tao dito sa lupa. Hallelujah! Kaya po, ang standard ng mundo ay ganito, na ang success ay kanilang sinusukat sa tatlong kriteriya. Ang una, wisdom. The successful communicate insight that influence others. Nakakalungkot lamang po, the world is ruled by a dead man. The demokrata, inimbento ni Plato, sinakyan ni Socrates, at inayos ni Aristotle. Kala hanggang ngayon po, ang demokrasya po ay, ano po, may problema po. Kasi po, majority rules. Kapag sa butuhan, pag sinumarami, yun ang tama. Pero ang Diyos po, kahit nag-iisa lang po siya, majority na po siya. Wisdom, the successful communicate insights that influence others. Power, gain strategic advantage over others. Wealth, accumulate and control resources. Yet God asserts these three attainments hold no weight, walang timbang, wala pong bigat ito sapagkat ang tunay na tagumpay is measured by our knowledge of Him. Hallelujah! Kaya nga sabi po ni Dr. Miles Monroe, ganito po na gusto ako pong sinasabi niya, success is the completion and the fulfillment of the original intent of purpose for your existence. Bakit po sinabi sa Matthew 6 na sabi niya, in-address sa tao, don't worry. Look at the birds of the air. Hindi sila, wala silang trabaho, pero kumakain sila. Kasi po ang tao, worrier po ang tao. Kaya sinabi, huwag kayong maging worry ng worry kung ano kainin nyo, ano damit nyo, ano inumin nyo, ano meriendahin nyo. Alam niyo po, kapag tataka po,
Wala akong nabalitaan ng ibon ay nag-isip na kinabukasan maging magsay maging isda. Mayroon pa kinabalitaan? Because that is the original intent of purpose for a birds to fly. Okay? That is the original intent of the purpose of God, and that is their work. Yan pong trabaho nila. Kaya rin ang isda, ang trabaho ng isda ay lumangoy para mabigay kalulatian sa Diyos. Kung kapag nag-move yung angel fish, no? Sinong hindi nakakalam ng angel fish? Ha? Yung movement po niya, gustong-gusto ko po, habang tinapag sa aquarium lang po yun, ha? Ang ganda po ng movement. That's yung kanyang paglangoy na yun, nag-glorify ang Diyos. Kaya ang buhay mo, kapatid, kung hindi ka babalik sa original intention of God's purpose for your life, ikaw na ang pinakamalungkot. You are a malfunctioning man. Para ka bang 220 yung boltahe na hawak mo tapos sinaksak ka sa 110? Sisira yan. O kaya 110, saksak sa 220, masisira ka. Kaya po yung tinatawag na understand and know, ay ito po yung tumutukoy po sa proseso na of seeing. May nung nakakita. Kaya anong sabi sa Psalms? Oh, taste and see that the Lord is good. Hallelujah! Hanggat hindi mo natikman kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Kapatid, kung gusto mo, gusto mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Mamaya po, pag-usapan natin ganyan. Kaya po, hindi ko maunawaan na if you have really tasted the Lord to see and taste that the Lord is good, mga kapatid, there's no discouragement. Walang malaki na discouragement na pumikilos, gumagambala sa utak mo. Kapag tinas mong kamay na yun, I love you, Lord, everything will follow. Ano man yan, mahirap man yan, wala pong hirap sa taong umiibig. Hindi sumusuko ang taong umiibig ng tama sa Diyos. Walang pagsusuko. No turning back, no turning back. The world before me, the cross behind me. Tama ba, baliktad yata? The world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Hallelujah! Kapag natikman mo na kung gaano kabait ang Diyos, kapatid, wala nang mabait na tao. Wala na po. And I challenge you, kapatid, magpakatotoo ka na sapagkat ang hininga na yon galing sa Diyos yan. Hallelujah! Man survival limit. O sabi, ulitin ko, 8 minutes lang. Pigilin ng Diyos ang hangin, 8 minuto lang yabang mo. Kung gagawin ng Diyos yan every Sunday, magkukwit ako sa pagpapastor, magnegosyo na ako ng punerarya, maghabang dyan, at mamayayabang ay bumabagsak na lamang, at mag-usap kami, anong gusto mo? Yung sitron ng salamin ay makita yung bangkay. Kikita po ako. But because of the mercies of God, hallelujah! Because of the mercies of God, hallelujah! To know God is to encounter Him. Kasi po, tinatanim ng Diyos sa ating mga utak ang kanyang kabutihan. Kapag may naisip kang maganda at ito po ay sang-ayon sa banal na kasulatan, yan po ay galing sa Diyos, hindi galing sa iyo. Huwag kong magsabi, ang galing ko talaga, graduate ako ng UP, nag-Harvard pa ako. No, man. Ano sabi? The wise must not boast in his wisdom. The mighty must not boast in his might. The rich must not boast in his riches. But the one who boasts should boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord. Hallelujah! Knowing. Kanina, knowing. Seeing, then knowing.
cultivated in a communion with Him as His character, nung nilamon ka ng kanyang character, God is so holy. God is so just. Mabait ang Diyos. Yung kabaitan ng Diyos nalipat sa iyo, kapatid. Alam niyo po, ang tunay na pag-ibig, walang emotion. Ano bang ibig sabihin, walang emotion? Paano kung bigyan mo ng emotion, love your enemy. Kailan mo umpisahan yan? Kapatid, ganun po, because true love is a decision. Desisyonan mo yun na ibigin mong kaaway mo. Di ba po? Eh dito sa atin, kapag election, maraming mga itinutumba ng kanyang kapwa-partido na ayaw. Kakalungkot po. Malayo pa po tayo. Ano sabi ni Jesus? You have heard long time ago that love your friends and hate your enemy. But I say unto you, si Jesus, hari siya ng mga hari dito sa lupa. Kaya sabi, I say unto you, love your enemy. Pray for those who persecute you. Kaya walang feeling yun. Huwag mo bigyan ng feeling. Kung may feeling, Lord, kaaway ko yan. Lord, paano ko ibigin? Yung kaibigan ko, hindi ko maibig, kaaway ko ba? True love has no feeling. Kaya po, kung may feeling lang, hanggang ngayon, wala pang maliligtas sa atin sapagkat ano sabi ng Romans 5, why? We are yet sinners, died for you. Hallelujah! Ano, paano bibigyan ng feeling yun? How do you understand? Kaya ang sabi doon sa Jeremiah 31:1-33, I have loved you with everlasting love. Kasi po, kung binigyan ng Diyos ng feeling yung kanyang dinadama sa atin, hanggang ngayon, wala pang Jesus na namatay sa krus para bayaran ang puot ng Ama. Mind you, kapatid, hindi nagbayad ang Panginoong Jesus kay Satanas. Hindi po, binayaran niya ang puot ng Ama dahil sa kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Kaya kung sinabi mo, because of the Romans na ipinakusa sa krus ang mga spike na napakatalim, hindi po yon. That's not the Christian view of thinking. Sabihin mo lang, namatay si Jesus para sa akin. Wala kang pinapataw na iba man. Kaya po, tingnan niyo po ito. God wants to have an intimate friendship with those He created. Alam niyo po, it is not enough to know the truth but to actually believe them. Marami kasi sabi naman, Pastor, alam ko yon, ba't hindi mo ginagawa? Dapat ang lahat na alam natin, gagawin natin. Yun ang totoong pagmamahal. Kaya po, sa bagay na ito, every time we read the Bible, sino bang Diyos na nakita natin sa Ebanghelyo? Na I ask myself who God is, what God has done for me. Pangalawang bagay po, what God has decreed in creation and for me. Romans 8:21, ang sabi doon, all creation that is groaning will be set free from slavery and corruption. And mind nyo kapatid, hindi lang set free, but it will turn over to the children of God. He chose you before the foundation of the world. Set forth a plan for you. Sa Jeremiah 29:11, ang sabi niya, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to hurt you. And I'll give you a sure future. Ganun ang Diyos. Kapag nilalak na natin ang buhay natin, sure ang future mo. Yan ang kanyang sure plan for you and for me. Sure. Pero yung iba kasi nasobran po yun, nasobran yung financial. Hindi po yun. It will just follow. Financial blessing is just a background, mga kapatid. Kung yan ang paintings, background lang yan. Usually, nakita natin ang background, yung the true picture, hindi natin nakita. Kaya kung pera lang kinanakikita mo, pag wala kang pera, malungkot ka na naman. Sabi ng millionaire John D. Rockefeller, ang sabi niya, the
The loneliest man I know is a man who has no boast but for his money. Yan daw pinakamalungkot na tao. That is the word of a millionaire. What he has done? Hindi magsinungaling ang Diyos. You're justified legally, declared righteous before Him. In 2 Corinthians 5:21, that Jesus who committed no sin becomes sin for us just to appease and to satisfy the wrath of His Father. Namatay daw siya, hindi para sa atin. Pangalawa lang po tayo, kundi para sa puot ng kanyang ama. Kaya po, mga kapatid, ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, kapag nagkita kayo, wala na siyang binibira, kundi ang sabi niya, I am a great sinner and Christ is the great Savior. Wala tayong pagmalaki, ano man ang ating natapos, ano man ating naabot, ano man gano'ng karaming bank account po natin, nawang sabihin natin, bakit ang iwawalay. Sabihin mo, Brad, nung ako hindi pa naligtas ng Panginoong Jesus, I am a great sinner and Christ is a great Savior. Hallelujah. Yun ang lagi natin kinukumpisal. Ang problema ngayon, many Christians are, kiniklaim nila yung kanilang karapatan. Pero yung mga Kristiyano nung panahon ni Paul ay talagang binibida nila ang pagpapatawad ng Panginoon sa buhay po nila. Hallelujah. Kaya po ang sabi ng Romans 5:1, therefore, since we have been declared righteous by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang tindi ng kapayapaan ito, God's peace. Kasi po, kapag ang ating buhay din natin ilagay sa kamay ng Diyos, ang tingin sa'yo ng Diyos, kaaway ka niya. Kaya gusto ng Panginoon na maging kaibigan natin siya. Kaya po, there's peace. God's peace, eternal peace. Eternal peace. Cemetery yun dyan, di ba? Mga kapatid, sabi ng Bible, pangsamantala lang yun, walang eternal sa mundo. Kasi ang sabi sa John 5, at pakinggan nyo ito, darating ang araw ng lahat na mapatay ay makarinig ng tinig ng Diyos at bubuhay, at sila'y mabubuhay. At ang gumawa ng masama ay sa buhay na walang hanggan, at ang gumawa ng mabuti ay sa kanyang langit. Kaya po, imagine, God's peace is eternal peace, immutable peace. Pag sinabi immutable, hindi nagbabago, hindi permanente po yon. Covenantal peace. Hallelujah! Nawa po meron tayong tinatawag na high view of God's love. Kaya ang ganda po sa 1 John chapter 3, verse 1, look how God, how great a love the Father has given us that we should be called God's children. Anak ka ng Diyos. Noong last Sunday, kung hindi yung pabinigay yung buhay sa Panginoon, anak ka ni Adan. You are condemned. But kung binigay mong buhay mo sa Panginoon, you are the Son of God, you are redeemed. Mamili ka, are you condemned? Manatili ka sa condemnation? O manatili ka sa tinubos, sinugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo? And we are, ang sabi, the reason the world does not know us is that it didn't know Him. At ang sabi po dito, because of this, at hindi pa natin matiyak kung ano mangyari sa atin, but those who believe on this purifies themselves. Nandyan po ang paglilingkod na, ano po, alam niyo po, sa paglilingkod po natin, God is seeing us as one person. Kaya pag nagwala yung isa, damay tayo lahat. Kaya kapatid, yun po ang po natin. You cannot separate yourself. Mayroong mata na tumitingin sa iyo sapagkat lahat na kaluwalhatian ay tayo po ay naghahati-hati. Lahat ng kasamaan, hati-hati rin doon tayo. Kayo na lang.
Sabi ni Paul sa Philippians chapter 1, sabi niya, whether by life or by death, I will make His name great. Sa buhay man at sa kamatayan, panatilihin ko ang kanyang pangalan ay hindi madungisan. Yun po ang buhay na hinahanap ng Diyos. Kaya kung ganun po ang ating buhay na napakadaling umakay ng mga tao sapagkat sa doon ng The Book of Acts, who are you that you turn the world upside down because of your Jesus? Wala na siyang binanggit na iba because of your Jesus. Kaya kung wala ka, kung wala kang Jesus, hindi ka iba sa mga tao sa mundo na walang Jesus. Kasi ang may Jesus, ang sabi, it is the love of Christ that constrains me to do this. Hindi sa akin. Mayroong tumutulak sa akin, mayroong nagpapaandar sa akin, mayroong pumipilit sa akin. It is the love of Christ that compels me to do this. Sabi ko naman sa inyo, mga kapatid, ang unang desire ko ay magpiloto. Gusto ko hawakan ng F-16. Imagine, magpiloto ng F-16. Pero ang sabi ng Panginoon, ang F-16 hanggang dyan lang, atmospheric heaven lang, gusto ko bigyan ka ng pinakamataas. I will give you John 3:16. Mas mataas yun. That whosoever loves, that perish but have everlasting life, everlasting life pang ang dating. Kaya kung hindi ko tinugon yan, hindi tayo makakilala hanggang ngayon. Kawawa kayo, wala pa kayong pastor hanggang ngayon. Hindi ba po? But God, hallelujah. But God, hallelujah. Kaya dito po sa Ephesians 2, 6, and 7, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo muling binuhay sa kasama, nakasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Wow. Don't you know? Kaya tapusin ang mga away-away niya kapatid sapagkat don't you know that you are to judge angels? Pagdating ng pang-araw na yon, kasama tayo nakaupo kay Kristo at husgahan ng mga anghel. Wow! Dito sa tao, mahusgahan niyang kapwa niya tao, big time siya, mas matindi doon. Sa kalangitan ng Diyos, husgahan mo ang mga evil angels na sumama kay Lucifer para sila po ay permanenteng ilagay sa kanilang huling hantungan. Yun ang huling hantungan, lake of fire that burns forever and forever and forever. Ang sabi dito, upang makita, darating na ang mga panahon, ay ipakita, may pakita niya ang di masukat na kasaganaan. Di masukat na kasaganaan. Sa Tagalog, labis-labis. In-improve kong term na yan, labisable na kasaganaan. Kasi labis-labis, magastos sa laway. Labisable na lang, isang word na lang, di ba? Di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. You know, God is turning over the inheritance of His own Son, Jesus, to the worst humanity has to offer. Hallelujah. That's why we have the knowledge of the truth. And what is truth? Jesus is the way, the truth, and the life, the Son of God. Pangalawa po, sa ating paglilingkod, faith and the truth, 24C, yung showing faithfulness po dito kasi ang sabi dito, ayun ang faith na, ang keyword po dito ang sabi, understand and knows me that I am the Lord, showing faithfulness. Yun ang faith in the truth. Ang tanong ganito, paano mo magkaroon ng assurance for the things hoped for, hindi mo nakita, something you've never seen exist. Paano? Kaya yun ang panampalataya, no? Yung hindi mo nakita, mayroon ka ng assurance. Bakit? Sinabi kasi ng Diyos sa'yo. Kapag hindi pa sinabi ng Diyos, manahimik ka muna, mabacute ka na lang muna. Antayin mo yon. May timetable ng Diyos para sa iyo.
something you never seen. Bakit po? Sapagkat because God said it. Sinabi ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos. Hindi sinabi ng nanay mo. Hindi sinabi ng tatay mo. Hindi sinabi ng kaibigan mo. This is why faith is impossible apart from God's word. Eh si Abraham nga eh, sinabi, subukan mo bilangin ang mga bituin na yan, kung mabilang mo. Yung ilustrasyon niya, every night, tiningin sa taas. Yun ang ilustrasyon ng Diyos sa kanya. Ganong karami mga anak mo, Abraham. Eh paano ito, Lord? Baog si Sarah. Matuwa na ako, Lord. Alin na pwede? Tumawa pa siya. Kasi wala pa naman tayo nabalitaan na ano eh, na imagine 99 years old na ano, nalamnan at nagkaroon, nagka-baby sila. Eh sinabi kasi ng Diyos eh. Kapag sinabi ng Diyos is the master of all impossibilities, you have to believe. Hallelujah! Di ba po? Simple lang po eh. Kapag pumunta ka sa ano po, anong masarap na restaurant ngayon? Ha? Ibig sabihin ay kayo ay inabuso na ng Grab at saka yung Panda. Hindi na kayo lumalabas. Pag sinabi mo yung beef broccoli, ikaw may panampalataya na maya-maya ibigay sa'yo ng waiter beef broccoli. Ganun lang kasimple. Eh kung ikaw nagtiwala sa tao, eh, lalo na sa Diyos, kapatid. Ganun lang kasimple po. Faith is strengthened by God's word. Ang sinabi ng Diyos, yun po ang magpapapukaw ng iyong panampalataya. Tingnan niyo po, kung gusto mong away, tawagin mong isang tao na sinungaling, mag-aaway talaga kayo niyan. Sigurado po yon. Pero kung if you want to honor somebody, believe him. Talagang magkakaibigan kayo. Siya pa maglilibre sa'yo ng pananghalian mo mamaya. Amen. Romans 4:17, believing on the faithfulness of God, everything what He had promised, He's powerful and able to do it. Kaya po, get into God's Word, kapatid. Ikwentas mo ang salita ng Diyos sa panahon ngayon. Hindi natin alam kailan magwakas ito yung pandemic na ito o plandemic or whatever. Alam niyo po, sabi ko, ang problema sa mga Kristiyano ngayon hindi yung COVID-19, kundi COVID-19. Bakit po ang mga tao ay nangungupit sa kanilang ikapo at handog? Yung halaga na dapat ibigay sa Diyos ay kinukupitan nila. At dinadala sa SM, sa Robinson, shame on you. Pero kapag ang doktor ang sabi niya, maghanda ka ng 170,000 para operahin ko ito, pag hindi, baka bukas mamamatay ka na. Bakit nasisindak tayo sa tinig ng tao? Madali tayo mag-produce ng cash pag buhay na. Huwag mo kalimutan, kapatid, ang pinagmula ng buhay, hindi doktor. Sabi ng personal doktor ko, sabi ng pastor, kung ang ibang doktor ay may limitasyon, ako may limitasyon, pastor, I cannot extend life. Pwede akong magbigay ng remedyo, but I cannot extend life. Kung ibang doktor ay they could extend life, ako hindi ganun, pastor. Naniwala ako sa Diyos, sabi niya. Ang Diyos lang ang mahawak ng buhay. Yes! Kaya mga kapatid, sabi ni Martin Lloyd-Jones, you need to preach the scripture to your heart and stop letting your heart preach to you. Kasi po, ang sabi ng 79, ang sabi, the heart is the most deceitful above all else, who can understand? Kaya ang oo mo ngayon, mamaya hindi na eh.
Kaya, huwag mo pakinggan masyado ang inyong puso. Kaya kapag nanligaw ka, gamitin mo utak mo, huwag puso. Kasi maliligaw ka niyan. You need to preach the scriptures to your heart and stop letting your heart preach to you. Sinungaling ang puso eh. Sabi ng tao, ang pinakasinungaling sa lahat ay ang puso ng tao. Sino bang makaunawa noon? In application for point number two, know what God has said in your heart. Amen. Alamin mo. Alamin mo. Ano bang nagpicture na? Channel 2 ba yan? O channel 8, 7? Number 3 po, joy. Isa na lang, isa pa. Maaga pa, 11:33 pa lang po. Amen. Joy. Yung verse 24e, ano po? Ibig sabihin, panglimang kama po. Yung keyword po to delight, kasi delight ang sabi, for I delight in these things. Kaya po ang Diyos ay siya po ay nagagalak kapag tayo ay masayahin. Alam niyo po, 17:22 ng Proverbs, every week daw, o 2 weeks, yung cancer cells po daw ay namumuo sa katawan po natin. Kaya po, ang panlaban po sa cancer cells na ay yung a merry heart doeth good like a medicine and a crushed spirit dryeth the bones. Yung pag ikaw ay masaya mula dito hanggang sa paa ay umiikot ang endorphin, sabi ng mga doctors, happy hormones, umiikot po dyan. Lahat ng dadaanan po ng cancer cells, namamatay. Yun ang antibiotic na wala sa mercury drug sa Panginoon lang galing. Kaya huwag mong pigilan masayahin ka. Pag masaya ka, masaya ka. Di ba po? Kaya ang totoong pagsamba talaga sa book of Psalms, marami ang jump for the Lord, joy. Hindi yung masaya ko. Hindi kita sasamahan kung jump ka, masaya ko. Masaya ko. Sigurado, masaya ka. Iwawawin lang nga eh, na nasulat yung pangalan. Yeah, yeah, yeah! Nasama na ako! Yeah! Oh! Ikaw, tinubos, hinugasan, pinalaya, binanal ng Diyos. Ba't hindi na, dapat sa lakad lang. Nakita po yun. Katsatulog mo, nakangiti ka. Ang ganda kasi ang panaginip mo, kaya nakangiti ka eh. Oh God, joy! Ang sabi po ni John Piper, a good feeling, joy, in a soul produced by the Holy Spirit as He caused us to see the beauty of Christ in His Word and in His work. Pag nakita mo kagandahan ng Diyos, mapawaw ka. Ano sabi ng amit? More than wonderful. Ano sunod na, no, Christian? More than... Tulungan nyo naman ako. More than one. Sandipati po. More than wonderful. Ay, grabe. Walang alam na si Webster kung paano i-describe yung pagka-wow ng Diyos sa atin. Wow! Mapawaw ka na lang. Tutulong ang luha mo. Tatalon ka sa kagalakan. Hallelujah. Alam niyo po, gusto ko po sa mga kong ito, guluhin ang inyong utak. Pakinggan niyo po ito. Ang joy ay hindi nagmumula sa pagsunod sa Diyos. Kaya natin muna mag-sink in sa utak natin. Bagamat ang joy ay resulta ng pagsunod sa Diyos, pero ang joy ay hindi nagmula sa pagsunod sa Diyos. Joy comes not from my performance, but from God. Alam niyo po, kahit hindi na ako pagalingin ng Diyos,
sa aking karamdaman o sa karamdaman mo, you have to rejoice. Bakit po? Siya ang mahawak ng buhay mo eh. Eh kung mamatay ka, kasama ka sa piling niya, sa langit niya, anong masama ron? Kaysa bukas punta ka ng Japan, Martes punta ka ng Netherlands, Miyerkules punta ka sa ganito. E kumusta naman pag binawian ka ng buhay doon sa Netherlands? Joy does not comes from obedience. Alam niyo po, all that joy is of God is perfect, and that joy is what energizes obedience. Ang joy yun pong tumutulak na ikaw ay sumunod ng maingat. Kasi po, sa Bible, hindi lang pagsunod maingat na pagsunod at magalaking pagsunod. Obey me carefully and joyfully. Hindi namamaktol. Di ba mga anak? Anak, kumuha ka ng tubig. Mamaktol. Ako na naman. Eh kasi nag-iisa ka lang eh. Kasalanan din ng nanay mo yon. Kaya ako, sabi ko, sana, sweetheart, yung anak natin sa dosena, no? Hindi ko kaya, sabi niya. Eh, bakit? Kapag isa lang anak mo, pag wala kang ulam, tapos pagdating mo na wala siyang ulam, ano ka ngayon? Kaya kung apat anak mo, baka sa pangalawang anak mo, kung ulam, punta mo, mas makasasap ang ulam. O di, solve. Na? Solve. Alam niyo po, all that is God is all that God has, all that God has done, all that God will do is apprehended by you, it's believed by you. When your joy is based on circumstances o sa performance, para kang sinisiklot-siklot na alon, up and down, up and down. Yung source mo hindi stable. Ano nito? Joy is not even a result of obedience. Bagamat may obedience sa pagsunod sa Panginoon, subalit, joy is the result of what God has done for you. Ikaw na pinaglaruan ni Satanas, kinuha ng Diyos, tinubos, at binanal. Sapat na po yun. Ano sabi ng awit? He lifted me up from a miry clay. Ano sunod? Ha? He guided my feet along the king's highway. And that is the reason why I sing and I shout. For Jesus came down, down, down and lifted me up. Hallelujah. That's joy. Kahit wala ka mang pera, so what? Malaman mo lang, ang Diyos ay bumaba mula sa langit. Sinuko niya ang gandang boses. The angelic choir, tinabi niya, because He looks beyond your need. He looks beyond my fault and saw your need. Hallelujah! Joy is the result of what God has done. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito, showing faithfulness, justice, and righteousness on earth, for I delight in these things. Hallelujah! So now joy is fixed on a stable source, God. Your joy will depend on an immutable God, unchanging God, and does all things perfectly. The foundation of your joy must be His performance, not yours. Who He is and not who you are. Kaya sa Nehemiah 8:10 ang sabi sa NIV version, the joy of the Lord is your strength. Galing sa Kanya. Hindi galing sa iyo. Hindi galing sa performance mo. Hindi galing sa obedience mo. It's good to obey God. And yet, paano ngayon kung hindi ka na sumunod? Baka mawala. Baka mabawasan yon.
Hallelujah. At ito pang apat, natatapos na po tayo. Obedience, verse 23 ang sabi. This is what the Lord says, the wise. Dito po yung takit, verse 23 po, buong verse 23 na ito, na boasting. So, hindi ka pwede mabuboast kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Ang humility, ang iyong hawak lagi po. Obedience is not a burden, but a way of security, peace, and joy. Kaya, ang ganda ng awit na yan, sabi, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Wala na pong ibang sangkap pa, magtiwala at sumunod. Para ang joy ay hindi po mababawasan, lalo pang nadadagdagan. You know, obedience requires immediate action. Obedience is all about doing it. No amount of listening can compensate for carrying God's command swiftly. Kasi po ang delayed obedience is disobedience. Kapag sinabi, kapag ngayon. Pag sinabi ng Diyos, wait. Kapag sinabi, now. Ang sabi sa Psalms 119 verse 56 sa New Living Translation, this is my happy way of life, obeying your commands. Hallelujah. Ang sabi po ni Oswald Chambers, we learn more by 5 minutes of obedience than by 10 years of study. Kaya, maramdaman natin na ang Bible ay walang power kapag hindi ito sinusunod. May kapangyarihan ito pag sinusunod po ito. Ano sabi ni Paul sa first Corinthians 2, 4, and 5? And my words and my preaching is not with enticing words of man's wisdom, but with the demonstration of spirit and of power, that your faith should not stand on the wisdom of man, but on the power of God.